What's up? Good morning mga Kasprakatag. Good morning dyan sa mga nanonood sa atin, oh, sa Sprakatag TV. By the way nga pala, for today's vlog, may tumawag sa akin. May magpapakabit daw ng fishfinder, yung Garmin Striker 4. Kakabit natin yun mga Kasprakatag. Samahan nyo ko ha, para malaman nyo kung paano gagawin at paano ikakabit yung, lalo na yung transducer niya. Kakabit natin dun sa pinakabutom ng bangka. Tapos ituturo ko na rin kung paano isiset yung unit na yun. Pero bago yan mga Kasprakatag, nagustuhan mo yung mga content natin about fishing, mga fish finders, about sa mga bangka, mga lansa, mag-subscribe ka na sa channel natin. At huwag mo din kalimutang mag-click sa notification bell button para updated ka sa mga bagong uploads natin, mga videos natin. Bago yan mga Kasprakatag, shoutouts muna tayo. Shoutout kay Kataktak TV, Buhol TV from Saudi Arabia, Ilocos Fishing Adventure, Ronald Malinaw, Divers TV, Wild Hunt, Lean Stories, Kabuknoy TV, Ayan TV, Helen Daniel Vlogs, Rumport Vlog, no? Rumport Vlog, Sanoy Arvin, Orville Dunig, Ryan Balon. So ayan, shout out sa inyo mga Kasprakatag. Salamat sa mga sa pagsubaybay sa mga videos natin. And then shout out na rin kay Florence TV at saka kay Aluloy TV. Patuloy lang kayo mga Kasprakatag. Yung mga nagbablog dyan, patuloy lang. Maabot rin natin yung mga pinapangarap natin. So mga Kasprakatag, intro muna tayo. Pasok! Ito mga Kasprakatag, ito yung sinasabi kong transducer. Tinawagan na tayo ni Uncle Felix para i-install na natin ito sa bangka niya. So punta na tayo mga Kasprakatag. Ano lang to? Binutasan ko tong kahoy na to, tapos nilagay ko na lang yung ano, yung mata, yung transducer niya. Kinasya ko. Tapos pagkabutas, pagkabit ko, ginamitan ko lang ng epoxy para kumapit. So ayan, ito na yung forma niya. Tingnan natin doon pagkabit natin doon. Okay, so ayan na mga Kasprakatag, ito yung bangka na pagkakabitan natin ng fish finder. Nandyan na rin yung ano niya, yung monitor niya. I-install natin mga Kasprakatag.
tayo for setting. Siset na natin itong Garmin Striker 4. Yan, open na siya. Ito yung power button, back, check to confirm sa mga settings. Ito yung menu, then cursor, left, right, down, up. Then itong button na to is pang GPS. Yan. So, English tayo. English, check natin. Check. Then, system units. Check natin system unit. Custom. Custom tayo. Custom. Custom. Check. Deep. Lagay natin sa phantoms. Ayan. Temperature. Degree Celsius. Distance. Gawin natin miles. Okay. Naka-miles na siya. Bezel speed. Palitan natin ng nuts. Ayan. Naka-nuts. Then elevation, feet, okay lang yan. So next na tayo guys. Next, time format, 12 hour, time zone, US Central, okay lang yan. Daylight saving. Daylight saving. Okay lang yan, auto lang yan. Position format, then next na tayo. Next, shallow water alarm. So next na lang, no na, no. Then yan, okay na. Okay na mga Kasper Katak, so check natin. Traditional. Ayan. Yan na yung display. So, itong settings na to mga Kasper Katak. Itong ganitong sitwasyon. Naka-automatic yan lahat. So, kailangan i-manual. Manual setting natin. Dito tayo sa menu. Menu, ayan. Then, ang gain. Ang range. Range muna tayo. Huwag na manual lang natin. Kailangan nasa 40 or ikaw na, depende na sa iyo kung ilang dipa yung gusto mong abutin. Yan. Then okay na yan, back. Then sa gain, huwag natin gamitin auto, kailangan manual pa din. So lagay natin sa 50% lang. 50%. Yan. So check. Then menu, sonar setup tayo. Sonar setup. Dual beam transducer sonar. Appearance. Lagyan natin ng e-scope. Color scheme muna. Maroon. Maroon tayo. Tapos e-scope. I-on natin. Okay na yan. Back. Transducer, noise reject. Tingnan natin. Noise reject. Surface noise. Off natin yan. Kasi, ano yan eh. Sabal, sagabal. Sagabal yan sa display. Then, restore. Transducer type. Dual beam. Okay. Dual beam. 277 kHz. Yan yung naka kung sa ano natin sa transducer. Check na lang. Okay. Okay. Ayan na. So, dito tayo sa backlight. Check natin yung color mode. Palitan natin ng night colors. Yung backlight. Ikaw na mag-adjust sa backlight. Kung maliwanag ba or gusto mo pa adjust maliwanag or medyo may pagkadilim, ikaw na bahala. Diyan. Basta dito lang yan isiset sa may power button. So, yan. Gawin na natin maliwanag para mas maklaro natin. Okay. Then back. Ayan. So, okay na to. Ang frequency na ginagamit is 200. Palitan natin yan ng ano, ng 77. Okay. Back. Check.
Kailangan pala nating i-on yung ano, mga kasprakatak, yung ito, sonar setup, itong noise reject. Ito, kailangan pala nating i-show. Show pala natin yan para dito sa ibabaw, makikita natin yung information dito sa ibabaw. Ayan, okay. Claim lang. Di ba, dito ka lang mag-adjust. Sa gain, dito ka na lang mag-adjust sa gain menu, tapos gain, check mo ng menu, tapos lagay mo 50%. Yan, 50%, check, okay. So, balik natin sa 5, yan, so yan ang yung result. Tama natin mga kasprakatak, kapag gumagana na yung transducer, natin hinulon, siya hinulon eh. Oh, may pulso yan, oh, narinig nyo mga kasprakatak, oh, may pumipitik. Mabadlis call, oh, okay na, so nagfunction na. Function na itong transducer. So, okay na yan. Punta na yan sa dagat. Pag may isda na dumaan dito sa ilalim ng transducer, i-detect na yan ng ano. Doon, i-display na sa monitor. So, okay na. Yun. So, mga kasapagatag, no? Nakauwi na nga tayo dito sa bahay. Galing tayo doon sa angka ni Uncle Felix doon sa Baybay. Tapos na natin i-install yung spinder niya, yung Garmin Striker 4. Sana may natutunan kayo doon. Kung nakulangan man kayo, pwede niyo ako i-contact or mag-comment lang kayo diyan sa comment section. Lagay ko rin yung FB page ko diyan sa description box para pwede niyo ako mag-contact diyan kung may mga katanungan kayo. So, yun lang mga kasprakatak. Pahabol nga pala na shout out kay Mandaragat TV from Misamis Occidental. Malapit na siyang mag-monetize mga kasprakatak, kaya suportahan natin siya. Then kay Florence TV, Jun, tuloy mo lang yan. Sana marami tayong mga vloggers dito sa Dapitan o sa Dipulog para sabay-sabay tayong aangat dito sa industriya ng pag-YouTube. So, yun lang. Prakatak, kung hindi ka pa naka-subscribe pala sa channel ko, mag-subscribe ka na. At huwag mong kalimutang click sa notification bell button para updated ka lahat ng mga uploads ko, ng mga videos na i-upload ko. So, yun lang. See you on my next video. Bye-bye!